Ito ang panawagan ng ilang mga grupo ng manggagawa, mga kaibigan, na sibakina sa pwesto itong ni-recall na Philippine Ambassador sa Brazil na si Marichu. Buti hindi apelyido niya Papa, no? Yung middle name. Marichu Mauro. Ayan, ha? Pagkatapos siyang makunan sa video na inaabuso niya ang kababayan nating domestic helper na nagtatrabaho sa kanya sa diplomatic residence. Ha, yung tinutuluyan ng ambassador. Sa isang pahayag, sabi nitong pagkakaisa o labor coalition na pagkakaisa ng uri ng uring manggagawa, kasama dito yung National Confederation of Labor, kilusan ng manggagawang makabayan, katipunan, kanilang iginiit na ang ginawa ni Mauro ay nakaiinsulto sa mga Pilipino sa abroad na umaasa ng proteksyon mula sa mga otoridad. Di ba? Sa halip, sinabi nila na ang protector mismo ang siyang gumagawa ng pag-abuso. Ayan ho. At sabi ho dito, these disgusting actions by no less than a high-ranking diplomat of our government is utterly revolting. Talagang nakakakulo ng dugo, hindi ho ba, mga kaibigan? At a time when millions of Filipino workers here and abroad are suffering from rampant employer abuse and a pandemic-induced economic crisis, the actions of Ms. Mauro become doubly insulting. Ayan po, ha? Lalo pang nakapagpalala, ha? Sa kinakaharap na problema ngayon ng ating mga kababayan. By the way, lahat naman ng sinasabi nito, nasabi na natin, mga kaibigan. At sila ay humihiling na madali ang sibakin si Mauro, hindi lamang sa foreign service, kundi maging sa government service. Kumbaga, i-disqualify na ito for holding any public office. Tama naman yun. Sabi ko nga sa inyo, yung pagtanggal dyan, kulang eh. Diba? Kulang pa yun. Sa ginawa niyang yan, sapagkat ipinahiya niya ang buong Pilipinas. At lalo niyang isinapanganib ang ating mga manggagawa o mga namamasukan sa iba't ibang bansa na karaniwan ng sinasapit ay buhan, inaasahan na matatakbuhan ng ating mga kababayan sa ibang bansa sakasakaling sila ay magkaroon ng problema. Pero ito ang sabi ngayon, ha, ang itong dole, walang ini-issue ano ito, statement, ha, di ba? Para tulungan yung domestic helper na binugbog ni Mauro, yung minamaltrato niya, ha? Ginagawa niyang punching bag, eh. May kasama pang kurot, eh. May kasamang dagok, ha? May tadyak, may sipa. Mga kaibigan, 51 years old. Tao. Ano raw ang masasabi dito ng dole? Kita ninyo. Tungkol dito.
si Bello, pinag-uusapan natin itong kanina, yung kay Mauro, eh bueno, lahat naman ho ng sinabi natin na dito, eh yun na rin ang sinasabi ngayon ng lahat ng mga nananawagan na si Bakina sa serbisyo. Itong si Ambassador Mauro at pati sa gobyerno, eh hindi na siya bigyan ng pwesto o payagan na makabalik pa sa serbisyo sa gobyerno. Eh parang, ewan ko kung pwede yun nang wala siyang kaso. Ha? Eh ang sabi naman ng palasyo, mga kaibigan, si Presidente Digong Nyo raw ay binigyan ng Department of Affairs, Foreign Affairs ng go signal na ituloy yung investigasyon laban dyan kay Ambassador Marichu Mauro na napanood po sa video na inoombag ha, yung pong kanyang kasambahay. O, ngayon, kinumpirma raw ito ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Loxin. And di ba ang sabi natin eh, ang sabi ni Loxin kahapon, eh ipagpapaalam niya muna kay Presidente Duterte kung iimbestigahan nito si Mauro. Ang sagot nila ngayon, eh sabi ni Harry Roque, ha, pinayagan na po ng Presidente ang DFA na imbestigahan ang dating Philippine Ambassador to Brazil na si Marichu Mauro. Ayan o, ha? Pinayagan. At ipinaliwanag daw nitong si Harry Roque, ano ba yung sinabi niya? Meron siyang sinabi na kaya raw pinayagan na at kailangang ipagpaalam ni Loxin kay Presidente at kaya pinayagan siya na ika nga po anong tawag dito? Na ituloy yung investigasyon dahil daw si Mauro ay presidential appointee. Ba? Eh kay presidential appointee yan. Ha? Kaya yan career official ng DFA. Eh yan po, parehong under yan ng ministry o ng Department of Foreign Affairs. At si angkalihim yan ay si Loxin. Sabi ko nga sa inyo, baliktad ang ginawa ni Loxin eh. Ha? Nagyabang pa kay isyo ipapataw ang pinakamabigat na parusa. Ha? Labang kay Mauro, o sakaling mapatunayan daw, napapatutunayan mo ron. Eh dalawa lang yan, siguro inaareglo nila yung kasambahay. Di ba? Kaya dinidili-dali nila, mga kaibigan. Oh, ha? Nagpapakesyo-kesyo muna. Para sa ganon, meron silang pagkakataon upang yung kasambahay eh mahilot nila na wag ituloy ang reklamo laban dyan kay Ambassador Marichu Mauro. Yan naman talaga ginagawa eh, mga kaibigan eh. Kung hindi tatakutin, eh kakausapin yan. Aalukin ng pera yan kung kinakailangan, mga kaibigan. Ngayon, baliktad yung ginawa ni Loxin. Ipagpaalam muna. Dapat, ikaw yung sekretary. Bakit ka maghihintay ng go signal? Eh, under mo yan. Kahit pa siya ay presidential appointee, lalo na kung siya ay career official, mga kaibigan. Yun ang talagang tama. Eh, pagpapaalam mo, mga kaibigan, ano ibig sabihin nun? Eh, kung hindi pinayagan, sige nga, dahil sa inappoint siya,
Malaking katarantaduhan na yan ang nangyayari niya sa gobyerno kapag kaganyan ang kalakaran, mga kaibigan. Para ano pa't naging kalihim ka ng Department of Foreign Affairs? Kung iaasa mo rin pala ang pagpapasya doon sa appointing power. Hindi ko mo in-appoint ng presidente yan, wala ka ng kapangyarihan. Ikaw ang may kapangyarihan dyan. Ngayon, after investigation, kung pagkatapos halimbawa na inimbestigahan mo yan, meron ka ng rekomendasyon kung ano ang gagawin sa kanya. Ha? O desisyon kung ano ang pasya dyan sa conduct and becoming, ha? Na ambassador na yan. Yung presidente o kung sino man ang padrino niya, tsaka palang papasok yun, ha? Pwede ba ang mahilot yung ginawa nung yung atraso nun, yung kasalanan nun, pwede bang hilutin? Ayan po, mga kaibigan. So, baliktad eh, ang nangyayari ngayon eh. Lahat na lang si Presidente Digong nyo ang magpapasya. Di ba? Mga kaibigan, halina at makipagkantahan, makipagkwentuhan, makipagkumustahan at makipagkulitan kasama ang mga mga-awit ng bayan. Lapid Fires live jamming. Alas 10 hanggang alas 11:30 ng gabi tuwing Sabado dito sa DWBL 1242, hosted by Kapersi Lapid. Lapid Fires live jamming. Kinig na. Ako hindi ako naniniwala, tandaan ninyo. Tawasin nyo man ako. Yung sinabi ni Presidente Digong nyo na paiimbestiga ang buong gobyerno. Nagpapatawa ka, Mr. President Digong nyo. Di ba? Nagpapatawa ka, hindi ka naman kalbo. Di ba? Sus Mario, paano nyo gagawin yun? Kaya sabi nung iba, pakana lang yan. Talagang ganun. Sipin ninyo, ilang taon na lang. More than 1 year na lang ang kwenta niyan, dahil kung magkaka-eleksyon tayo, siyempre, kakampanya yung mga tao. Di ba? Busy na yan. Abala na yan sa gobyerno. At yung mga imbi-imbestigasyon na yan, sineset aside na yan pagka campaign na season na. Di ba? Papetik-petik na yan. Kasi yung mga appointees, mga nakapwesto sa gobyerno, yun na yung panahon na maninimbang na yan. Mananantya na yan. Makikiramdam na yan kung kanino tataya. Ha? Gagawa na ng mga avenues yan doon sa mga posibleng kakandidato. Gagawa na ng koneksyon, di ba? Maghahanap na sila ng koneksyon. Busy na silang lahat sa madalit sabi. Yung mga nagnakaw, meron nang itatabing pera yon para idonasyon doon sa mga ibang kandidatong presidente. Para sa ganun, pag nanalo, ligtas na siya sa pagnanakaw na ginawa niya, at pag sinwerte pa siya, dire-direcho ang haba ng swerte niya. Ha? Sipin mo na kapag samantala na siya kay Digong niyo, makikinabang pa siya ulit kung sakasakali sa susunod na administrasyon. Kaya, yung sinasabing investigasyon, wala yan. Mga kaibigan, yan? Abstract yan. Drawing, sa madalit sabi po. Bakit ginagawa yon? Para yung tao mapaniwala ulit
Diba? Kasi wala nang naniniwala sa pamahalaan na kumakampanya nga ito laban sa corruption, sapagkat maya't maya sumasabog ang issue ng corruption. Pinakahuli nga dyan, yung dolomite sand sa Manila Bay. Diba? Latest. Hindi pa natatapos yung isang corruption, eto na naman, panibago na naman. Oh, mga kaibigan, at ito naman mga magnanakaw, nagmamadali na. Kailangan maubos na natin yung pondo ng DENR. Kasi baka hindi tayo nakakasiguro. Alam naman ninyo, may tadhana eh. Di ba? Yung nag-aakala, magtatagal sila sa pwesto. Eh sino mag-aakala si Marcos babagsak? Walang nag-aakala nun. Sino mag-aakala si Erap, very popular, bumagsak? Natapos. Eto, wag na natin sabihin babagsak kasi swerte to eh. Ha? Alam nyo kung ba't swerte? Naku po. Ha? Kasi walang leader. Mga kaibigan, walang mag-leader. Kaya ang tao tahimik kahit na nasusuklam na. Alam nyo kasi, yun ang swerte nila eh. Sip mo lahat ng paghihirap, lahat ng dahilan para maghirap ang tao, ginawa nito. Lahat ng paraan para ang tao magipit, ginawa dito eh. Mga kaibigan. Pero ano? Wala. Bakit? Kasi walang leader. Oh. Diba? Mga kaibigan. Hindi dahil sa magaling sila. Hindi ho. Diba tad-tad ng kapalpakan itong administrasyon ito? Wala akong nakitang ganitong administrasyon mula nung nagkaisip ako. Mga kaibigan. Ngayon lang nangyari lahat ito. Kung ano man ang nangyari. Sa corruption pa lang eh. Wala na makakapantay eh. May pandemic na nga, nawawala pa yung pera. Sipin ninyo, nagagawa pa nila yon. Oh, may pandemic na at lahat ha. Nakakaisip pa ng dolomite. Bakit? Nagmamadali. Ha? Kailangan maubos na natin to para ano man ang mangyari, may baon na tayo. Diba? Eh kung habulin pa tayo, sabi ko nga sa inyo, gusto nga ng Sandigan Bayan, hawakan nilang kaso, puro plunder. Bakit? May pera lahat yun eh, yung makakasuhan ng plunder. Sipin mo, dolomite sand, oh, magkano yung ponder yan? Almost 400 million yung pondong yan na gustong ika nga eh. Nakwa na sinasalakab nitong mga taga-DENR. At hindi pa yan. Ang talagang nakalaang pondo para sa rate of kalikasan ng Manila Bay, alinsunod sa ibinabang mandamus ng Korte Suprema, 40 billion mahigit yan. Allocated fund na yan, mga kaibigan. Hindi na mababawi ang pondong yan sapagkat naaprubahan yan sa General Appropriations Act. Oh, isipin ninyo, continuing yan. Mahigit 40 billion. Kaya atat na atat. Mga kaibigan, talagang takam na takam ang DENR. Kung paano nilang masasandok, ha? Yung pong 40 billion. Kaya si Peralta eh. Mga kaibigan, bamalinis ang Manila Bay. Akala mo ba scientist eh? Akala mo tinikman niya yung Manila Bay, ininom niya eh. Sana nag-swimming siya ron, di ba?
bago man lamang niya sinabi para may basihan man lang. Kasi wala naman siyang ano muwang niya sa kwan, sa science. Ha? Ano muwang ni Peralta ron? Ha? Malinis daw yun. Di sana ininom niya. Ha? Para nakita ng tao, ba? Malinis nga. Sipin mo, ininom ni Justice Peralta yan. At buhay pa. Oh, mga kaibigan, 'di ba? Nabubuhay pa siya, 'di. Safe nga 'yan. 'Yun pwede mong ipantapat sa science. Kung ikaw mismo sinubok mo para masabi mo hindi totoo sinasabi ng mga scientist. Katulad ng sinasabi ng DNR. 'Yun, pwede mong ipanlaban. Pagka ikaw uminom noon, 'di ka nagtae. Ha? Hindi ka nagkasakit, hindi ka ginalis, naligo ka ron, nagbabad ka ron, hindi ka ginalis, nagpagulong-gulong ka sa dolomite, ha? Gumawa ka pa ng sandcastle na dolomite, ha? Eh, walang nangyari sa'yo, hindi ka ginalis, hindi ka man lang nangati, ha? Aba, eh, talo mo yung scientist, napatunayan mo sana, hindi totoo ang sinasabi ng scientist. Mga scientist yan. Eh, problema, wala eh. Ang proof lang nyo, bunganga eh. Gusto nyo sa pamamagitan ng bunganga, dumaloy na yung pondong sasandukin dyan. Sa DENR, magkapera na kayo kagad. Diba, mga kaibigan? Lapid fire, bumabanat, bumabatikos. Bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, money, money.